Hi guys, I'm Dennis from Ground Zero. Papakita namin latest build namin TMX125. Guys, papakita namin yung mga binago namin dito sa bike na to. Sa usual na ginagawa namin sa mga classic bike na binibuild namin. Ito guys, yung isa sa mga nabago namin na design dito sa bike na to. Bali, iba na yung design yung skid plate niya. Minimal lang yung itsura niya. Tapos dilagyan namin ang design dito na hole. Dito sa fender niya guys, bali pansin nyo, minimal lang din yung design na ginawa namin. Parang yung fender, nakapatong lang siya sa mismong tire. Ito siya guys. Pansin nyo guys, itong color niya, silver gray. Pero hindi siya usually na gray. Ito may sparkling silver siya, yung mga glitters niya, pansin nyo, nakikita nyo guys. Tapos yung texture ng pintura niya, alos may mix to na may pagka-bronze yung silver niya. Tapos itong design niya na black, paint na rin to. Itong lining na black. Bali, ito na lang yung sticker natin guys. Top coated to ng Nippon na top coat, ceramic coat, and chemical resistance guys. Ito guys, yung seat niya, binago rin namin. Hindi siya nakasampa dito sa mismong tank niya. Bali, straight lang yung design niya. Tapos nakaangat siya dito sa dulo. Custom seat cover. Yung leather niya, high quality leather. Ito siya guys. Ito guys, yung U-bend niya, bali nakasabay siya dito sa seat natin. Tapos nandito na rin yung fabricated na holder ng signal light. Etong fender niya sa likod, bali yung original tas kinat lang natin. Pansin niyo na customized din yung fender sa likod. Dito sa chain niya guys, nagpalit din tayo ng standard na chain, bali heavy duty na rin yung chain niya. Tapos yung size ng sprocket niya, 38 na rin. Ito yung pinaka high speed ng TMX Alpha 125 sa Rios, heavy duty na rin. Tapos tong swing arm niya, extended na rin tong swing arm niya. 2 inches ang dinagdag natin dyan. Ito engine niya guys, bali repaint din yung engine niya. Tapos naglagay tayo ng engine guard. Yung fog light niya LED na rin, dahil LED yung headlight niya. Tapos pansin nyo ito, meron tayo nilagay dito na horn para sa loudest horn niya. Ito siya guys. Etong tire niya guys, bali pansin nyo off-road yung tire niya, pang motocross. Fuji tire to, 100x90x70 yung size niya, harap likod. Tapos yung rim natin, 2.15x17 yung mga rise na nilagay natin, heavy duty guys. Converted na rin pala yung ano nito, hub niya, bali 155 na yung hub niya. Telescopic up and down, bali 155 na rin para mas tumaas yung bike. Ito guys, papakita namin yung mismong headlight niya. Nagpalit din tayo ng LED na headlight. Tinatawag to na Daymaker light. Ito yung park light niya, papakita natin. Ito yung mismong low light niya. Yan, bali yung gitna lang umiilaw. Tapos pag nag-high tayo, ilaw yan lahat. Yan siya guys. Yung signal light niya sumasabay na rin dito sa mismong park light niya. Yan siya guys. Nagpa-flash na rin yung signal light. Dito guys sa exhaust niya, bali nagbalot tayo ng titanium na thermal rough, tapos bullet exhaust. So mga nagtatanong, dito maingay. Bali yung sounds niya halos sakto lang din sa mismong tunog na gusto niyo. Ito guys, ginamit natin side mirror dito, yung bar end side mirror. Hindi yung usual na ginagamit natin, yung mataas na side mirror, yung design niya. Tapos ito, handlebar niya, wide.
Tapos may lifter siya na 2 inches. Ito siya, guys. Dito sa speed meter niya. Ito rin yung usual na ginagamit namin sa mga ibang build namin. Yung 2-in-1 na speed meter. Digital siya, guys. Guys, ito yung sensor natin. Ito yung wire niya. Yung paghapang tayo dito para dito sa magnetic sensor niya, guys. Ito yung mga magnet niya na connect sa pagnadaanan ng speed meter para tatakbo yung mismong speed niya dito sa gauge natin. Ito, guys, may nilagay din pala tayong ano dito, remote dito sa bike na to. Ito, i-off natin siya dito gamit to. Shut up.